ano, mga kabuit, kailangan ayusin yung pag ano tak paglagay ng lupa, mga kabuit. Ngingit-ngingit. Mga kabukid, may mahal na talaga ngayon yung ano, yung calamansi. Magandang araw ho, mga kabukid. Ngayon, mga kabukid, kasama natin sila Camila Simple Life, tapos yung mga missionary, mga kabukid, din si Mama. Kasi, mga kabukid, ngayon magtatanim tayo ng calamansi. Ayan, or yung tawag dito sa amin ay suter. Ayan. Oh, mayan, mga kabukid. Marami-rami yan. Ayan, pero yung kukunin natin dyan, mga kabukid, ay 50 lang kapuno. Kasi i-distribute pa natin yan sa ibang family. At kukunin lang pala nila dito, mga kabukid. Ayan. Kasi yung ginagawa natin ngayon, mga kabukid, ang tawag dito ay Intercropping Project Under Yolanda Recovery and Rehabilitation Program from Philippine Coconut Authority or PCA, mga kabukid. Ayan, so excited na ako, mga kabukid, na simulan ito. Kaya let's go. Ito yung kay na kabukid Aime. So sila yung nak-assign dito yung pagtatanim ng kamuti. Ayan, so hindi natin nakuha ng video yan kasi nabisi tayo sa farm. Ayan. Mga isang week na yung nakaraan, mga kabukid, dito sa pagtatanim nila. So nandito yung mga missionary din. Tapos si Mama, so si, nandun din si Camila Simple Life. So yun ho, mga kabukid, kasama natin si Elder Del Rosario. So from Isabela pa ito, mga kabukid, para lang magtanim ng calamansi, oh. Wow! Voluntary yan, mga kabukid, ha? So ayan, yung isa pa dito na missionary, si Elder Martinez. Ayan, taga Marawi. Marawi ka ba din? Ay, hindi pala. So, saan ka nga din? Sa Amisok din. Ayan, pati tingin ka naman dito din para makilala ka ng mga magulang mo, baka sinasabing... Shut out! Ayan, si Elder Martinez from... Misamis Occidental. Occidental. Wow. Oh, shout out daw sa mga taga Mindanao diyan. Wow. And so ngayon, mga kabukid, matututunan niyo rin, mga kabukid, kung paano yung tamang pagtatanim ng calamansi. Ano 'tong mga kailangan, ano? Diri tabulan itom. Diri lampo, saktula. Tula puno. Ayan, mga kabukid, nakikita nyo na nagsusukat pa sila bago itanim yung calamansi. Kasi may tamang sukat. So kailangan, mga kabukid, pag magtatanim kayo ay 5 meters yung ano, yung space. Kasi pag lumaki na yun, mga kabukid, siyempre yung mga dahon kasi niyan masasanga-sanga pa yan. So para mas maano, malawak yung espasyo ng calamansi, mga kabukid, para maganda yung pagbubunga nila. Tadu nga. Tidak nala. Ini.
Yan na lang lahat din. Dalawa at dalawa. Twenty na lang. Sige, para tapos. Bata, bakit ilan ba to lahat? Parang 700 data. 700 to? Oo. Bit-bitin na natin to. Yung mga kabuit, kailangan ayusin yung pag, ano, tak, paglagay ng lupa mga kabukid para yan. Harap warang itong maligid, oh. Harap saan ito. Para tumatanam na lang, madagawin pala ito. Ayan. Ma! Tapi kilo, kalaman siya na, ma? Tapi ito naarang matang tapirat kilo. Tapi kilo yan natin hamerkado, ti? O, napa yung hamerkado, tag piso, usa ka piraso. Wow! Oh, piso, usa ka piraso nga ito. Wow. Mahal na pala. Yan, mga kabukid, may, mahal na talaga ngayon yung ano yung kalamansi. Kaya the best yan mga kabukid mag, ano, magkalamansi farming din. Ayan. Magkano ba sa inyo yung ano yung kilo ng kalamansi ngayon mga kabukid? Comment down below. Pero dito sa amin kasi mga kabukid, piso isa. Eh yung ano, kada puno ng kalamansi mga kabukid, hindi lang naman yan isa yung bunga niyan eh. Yan. Pag marami kang tinanim, tulad dito sa amin, mayroon kaming tinanim na 50 kapuno ng kalamansi mga kabukid. Pag maka-harvest, eh, more than 50 din. Naku, hindi lang ata ano eh, 50 yung nakukuha minsan sa isang puno pag maganda yung pag-aalaga lang mga kabukid ng kalamansi. Ayan mga kabukid, kung mayroon naman kayong espasyo dyan sa inyo na pagtataman ng kalamansi, pwede rin yon. Para yung mga ano bakanteng lote ninyo mga kabukid ay mapakinabangan nyo naman, diba? Eh ma'am, ano naman ho yung masasabi nyo sa proyekto na to ng PCA? Ako po ay nagpapasalamat sa project ko ng PCA. So, mas siyempre po makapag-harvest po ako, pwede ko pong maibinta sa palengke. Ayun ho mga kabukid, para sa akin maganda talaga itong proyekto ng PCA kasi tinutulungan nila yung tao maging self-reliant. Kasi iba itong ibang klaseng tulong ito mga kabukid na yung tumatanggap lang tayo ng bigas tapos may kunting sardinas, eh mauubos lang yun mga kabukid isang araw, di ba? Pero itong klaseng tulong nito mga kabukid, eh tinutulungan nila yung tao na siyempre magtanim, di ba? Then in the future, ma-harvest nila yun mga kabukid, eh mapapakinabangan nila yun ng matagal mga kabukid. Kasi yung pag ano, tulad ng kalamansi mga kabukid, eh, hindi lang naman ito isang beses o isang araw namumunga mga kabukid. So ibig sabihin, pwede nila itong maibenta, lalo na ngayon mga kabukid na mahal din yung kilo ng kalamansi at saka yung isa nga dito eh, piso yung isa niyan mga kabukid eh. Ayun. Eh makakatulong din ito mga kabukid sa bawat pamilya talaga mga kabukid. Kaya maraming salamat po sa PCA na kasama kami dito sa proyekto na ito mga kabukid.